Hello everyone, I'm Roanne Celis Capistrano of 1 Million Club. Kung bago ka pa lang sa channel ko, make sure to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated. Ayan, so maganda yung topic natin ngayon, 4 things you need to sacrifice to hit your first million. So lahat naman tayo, 'di ba? Syempre, gusto rin natin talaga ng financial success, 'di ba? So actually ako nag-target ako na maging millionaire at the age of 30, pero hindi ko yun na-hit. Okay, kasi nagnegosyo ako, traditional business, kami ng husband ko, accounting, IT, and HR outsourcing. So, instead na maging millionaire ako at age 30, halos naubos po yung savings ko dahil nalugi yung negosyong tinayo namin. Okay, pero ang maganda doon, at the age of 33, okay, na-hit ko yung first million ko. Namili ako no doon sa mga natutunan ko ng mga i-share ko sa inyo para maging ano rin kayo, successful din kayo sa journey nyo. Okay? So first no, kailangan pala yung friends natin, chine-check natin. So kasi madalas kala lang natin basta may kaibigan tayo, marami tayong kaibigan, okay na. Diba? So, i-check din natin yung quality. Okay? So, ano ba yung habit ng mga friends mo? Mahilig ba silang mag-save o mahilig silang mag-spend? Diba? So, mayroon kasing mga magkakaibigan na travel ng travel kahit wala namang ipon, puro utang. Diba? So, kailangan iwasan natin yung mga kaibigan ganun kung gusto natin na mabago yung sitwasyon natin. Okay? And then, negative ba sila? Kasi kailangan positive ka para ma-hit mo yung goal mo. Diba? Diba, pag nga nanonood tayo ng teleserye, na-absorb din natin kapag malungkot yung senaryo. Diba? Kasi nga, nakakahawa yan eh. Pag negative yung kaibigan mo, reklamo na lang ng reklamo sa trabaho, kahit sinong presidente nagre-reklamo. So, syempre, magagaya ka din. Diba? Meron din mga babae, 'di ba? Pag magkakasama, mahiling mag-cutics, mahiling magpasalon, kahit wala namang ipon, 'di ba? Puro porma lang. So dapat i-check natin yung quality. Syempre, pag gusto mo ma-hit yung first million mo, sasabihin mo sa kanila, nag-iipon na kasi ako ngayon eh, kaya hindi na rin ako makakasama sa mga lakad natin. So sa reaction nila, doon mo makikita kung susuportahan ka ba nila. Kasi pag sinabi mo yan sa kanila, sasabihin nila, ang KJ mo naman. Diba? Or, sige, mag-attend ka ng seminar. Pag mayaman ka na, saka kami sasama. Diba? Or, grabe no, kapag yumaman ka na, pautang ako ah. Diba? Or, dahil nag-iipon ka na, pautang ako ah. Diba? Pautang naman. Diba? So, iwasan natin yung mga ganong kaibigan para mag-improve yung finances natin. And actually, kailangan din maghahanap tayo ng positive community. And napaka-importante po, aside sa friends mo na positive, aside sa community mo na positive na mamotivate kang mag-ipon at mag-invest, dapat may mentor ka din, di ba? So, ako po, nung nagsisimula ako sa journey ko, syempre, wala rin naman akong network. I mean, wala naman akong mga big time na kakilala or mga businessman. So, nagsimula ako, nakinig lang ako ng mga audio talk. Diba? So, hindi naman kailangan na big time agad yung mentor mo. Hindi naman kailangan sikat agad. So, sinimulan ko yan. Marami pong libreng audio talk na marami kang matututunan sa kanila para maging successful. So, sa mga pinakinggan ko, si Tony Robbins, Jim Rohn, and Brian Tracy. So, libre po yan. Mag-download lang po tayo. And yan nga, ngayong nagiging successful na ako sa business na ginagawa ko as financial educator, syempre napapansin ako ng IMG president or presidente ng company. So, syempre, pag may mga seminar siya sa financial center or sa convention, kapag may qualification yan, talagang
tinaano ko yan, tinatarget ko na makasama ako. Kasi alam nyo, kapag may mga convention, seminar, lalo na si President, ano yan, marami kang matututunan. Ang habol ko kasi sa seminar, makuha ko yung paano sila mag-isip, yung mga strategy ng mga mentor. Kasi pag sinabi mong speaker, mentor, may experience na yan eh, di ba? So, for example, ngayon, since 7 years na rin naman akong financial educator, nagme-mentor na rin ako. Okay? So, syempre, kapag nagtuturo ako sa mga trainee na gustong maging successful din na financial educator, as a mentor, ituturo ko yung shortcut na. Diba? Yun ang kagandahan pag may mentor ka. Hindi na sa'yo sasabihin yung mga maling ginawa niya. Ang sasabihin na lang sa'yo is yung effective na strategy. Okay? So, again, kung gusto mo ma-hit yung first million mo, kailangan iiwasan mo na yung mga kaibigan mo na negative. Kung ang community nyo ngayon sa office, mga nagchichismis, di ba? Or kung mahilig silang magreklamo, iwasan na natin yun. Pumunta tayo dun sa positive community. Ang itatanong mo sa sarili mo, ito bang community na to? Ito bang mga friends ko? Na pag nag-stay ako sa friends ko, magiging closer ba ako dun sa goal ko? Or mapapalayo ako? Diba? So, yan yung first. And second, kailangan isacrifice natin yung comfort zone natin. Kasi there is no growth in the comfort zone. Diba? So, for example, nalaman ko na yung mga gusto pala maging successful, mahilig magbasa ng libro. Eh, nung estudyante ako, hindi naman ako mahilig magbasa ng libro. Nagbabasa lang ako para makapasa. Diba? Pero hindi ko hilig yan. Pero, sabi nga, wala naman sa comfort zone ang growth mo, 'di ba? So kahit hindi ako mahilig magbasa, sinimulan ko magbasa na ng libro. Actually, kung mapapansin niyo, yung mga mahihirap, palakihan ng TV sa bahay, pero yung mga mayayaman, palakihan ng library. Okay? Kasi nga nandun yung growth mo eh, pag marami kang natututunan, nandun na sa libro eh, 'di ba? So 'yan yung isa sa mga sinimulan ko, nagbasa ako ng libro, nag-attend ako ng mga seminar kahit may bayad. Kasi dun ka magiging successful eh, 'di ba? Comfort zone, 'di ba? Speaking of comfort zone, usually tayo comfort zone na natin yung trabaho natin. 10 years na natin ginagawa 'yan eh. Alam mo na yung pasikot-sikot. Kahit nakapikit ka, alam mo na yung gagawin mo, hindi ka na nalilito. So, yun yung tinatawag na comfort zone. So, for example, ako, no, na-realize ko, nung nagtatrabaho ako, kahit naman mag-overtime ako, diba? Although comfort zone ko na yun, dahil alam ko na yung gagawin ko, etong business, sinimulan ko, kahit na wala akong background sa business, yung pamilya ko, wala rin nagne-negosyo sa lahi namin, di ba? So, sinimulan ko yan kasi ito yung naaral ko sa mga natinan kong seminar, dapat nagbe-business ka kung gusto mong ma-hit ng mabilis yung first million mo. Okay? Kaya ang ginagawa ko, yan, may full-time job ako pero yung after office hour, nagpa-part-time business ako. So, ano yung ginagawa mo during your spare time? Napaka-importante kasi na maging productive tayo sa spare time natin. Kasi sa job, 'di ba? Pag yan lang ang lagi nating ginagawa, edi syempre, habang buhay ka magiging empleyado kung wala kang ginagawang other business or other career, 'di ba? Napaka-importante nito, change the process. Okay, so ano ba yun? The definition of insanity is doing the same thing over and over again but expecting different results, sabi ni Albert Einstein. So, sa ginagawa mo ngayon, for example, sa trabaho mo ngayon, pag ganun pa rin ang ginagawa mo araw-araw, huwag kang mag-expect ng different result, diba? Kasi ganun pa rin yung process eh. Pero pag kahit 1% lang ang binago mo sa proseso, mag-iiba yung result. Okay? So, bakit ba ayaw nating iwan yung comfort zone natin? Kasi nga,
natatakot tayo mag-fail eh. Okay? Kasi sa school, pag marami kang tama, very good ka. Pero pag marami kang mali, 'di ba? Bagsak ka, nakakahiya, 'di ba? Pero actually, ang totoo po talaga niyan eh pag marami kang failure, marami kang tinry tapos nag-fail ka, doon ka mas natututo. So ako, for example, mas natuto ako sa negosyo dahil marami po akong ginawa na mali. Okay? So baligtad yung tinuturo sa school sa nangyayari in reality. Okay? So growth zone. Kung aalis tayo sa comfort zone natin, mapupunta tayo sa growth zone natin. So become better every day. Alam nyo ba na kahit 1% lang ang growth mo? Okay? Or improvement mo every day? Sa isang taon, 365% better ka na. Okay? So, ibig sabihin, 3 times better ka na. Okay? So, nag-improve ka. Ang laki ng improvement mo, no, kahit 1% per day lang. So, pag sinabing improvement, ano yung gagawin mo na bago? So, for example, at tanongin mo yung sarili mo, for the past 1 year, okay, ano yung ginawa mong bago? So ako, no, last week lang, may ginawa akong bago. Itong PowerPoint ko, di ba? So nag-improve na yung PowerPoint ko. Yan yung inaral ko last week, di ba? So, ano yan eh, hindi naman kailangan na bonggang-bongga agad yung improvement mo, di ba? So actually, marami tayong pwedeng i-improve basta willing lang tayong matuto. Actually, mag-search ka lang sa YouTube, sa Google, ang dami mo nang matututunan. Libre pa, di ba? So ano pa? Part of your growth dapat yung innovation. So ano ba yung innovation? Yung nakikisabay ka sa technology. So for example, no, sa IMG, sa company namin, as financial educator, isa ako dun sa mga nauna na mag-innovate. Kasi before, nung nagsisimula ako, ang turo sa amin is traditional way. So meaning, just like any other financial advisor, kapag financial educator ka, makikipag-appointment ka one-on-one. I-meet mo yung kliyente, papupuntahin mo sa office para maka-attend ng financial talk. Diba? So yun yung traditional way. So, sabi ko, kahit masipag ako, parang ang hina nung result ko, maliit yung result ko, mahina yung sales ko, lagi ako nare-reject. So, ang ginawa ko, nag-innovate ako. Nag-isip ako ng ibang paraan para maging successful sa ginagawa ko. So, ang ginawa ko, 4 years ago, nag-upload na ako ng video sa YouTube. Okay? Kung ano yung tinuturo ko about financial concepts, pinresent ko siya online. So, nirecord ko yung sarili ko, in-upload ko sa YouTube. Ang ganda, kasi nga, kung dati, nire-reject ako ng kliyente, hinahabol ko yung kliyente, ngayon, baligtad, no? Dahil nakapanood sila ng YouTube, sila yung nag-i-inquire sa akin. Diba? Tapos, dumami yung sales ko. So, imaginein nyo, no? I-twist mo lang yung ginagawa mo, diba? I-innovate mo lang, magiging iba na yung result. Diba? So, another part of growth zone is reinvention. Diba? So, ibig sabihin yan, parang ano yan eh, babae, no? Mahaba yung buhok, tapos nagpagupit siya ng maigsi. So, yun yung reinvention, no? New look, diba? So, sa ginagawa mo ngayon, ano yung pwede mo pang gawin na iti-twist mo yung process. So, for example, no, meron na tayong mga digital marketing tools ngayon na pwede mong gamitin, no, para mag-improve yung business mo. So, for example, ako, since marami na nag-i-inquire sa akin from YouTube, dami nag-i-email, dami nagme-message sa Facebook, syempre, hindi mo na yan ma-follow up ng sabay-sabay, masagot ng sabay-sabay. So, ang ginagawa ko, nagre-reinvent ako. Ibig sabihin, kung ano yung available na digital marketing tools, minamaximize ko yan. So, merong tool na tawag is email blast. Diba? So, in just 5 minutes, mapa-follow up mo yung lahat ng kliyente mo na may email address ka. Diba? So, ganun yung reinvention. Okay? So, again, 1% lang na maging better ka every day means magiging 365% better ka na.
Okay, sa isang taon lang yan. Okay? So, third na kailangan mo i-sacrifice para ma-hit mo yung first million mo is yung time mo. Okay? Ang maganda dito, no? Mahirap ka man or mayaman, bata ka man or matanda, lahat tayo merong 24 hours. Okay? So, hindi mo pwedeng sasabihin unfair, no? Busy ako, siya hindi busy. Lahat po tayo may 24 hours. So, hindi mo pwedeng sabihin na kulang ka sa time. Kasi kaya ka lang hindi nag-i-improve, kaya mahirap ka kasi dahil lang pala sa mismanaged time. Okay? So, titignan mo, paano mo ba ni-spend yung spare time mo? Naglalaro ka ba ng games para pampalipas ng oras? Di ba? 2 hours, di mo na mamalayan. Nag-games ka, minsan napupuyat ka pa, di ba? So, ganun din sa panonood ng TV or movie or teleserye, di ba? Hindi ka nagiging productive pag nanonood ka. Okay? And, yan, yung gamble, no? Yung iba sa atin gusto instant money, kaya we're looking for luck, di ba? Yung iba nagsusugal. Nauubos na yung pera, nauubos pa yung time. Okay? So, you have to sacrifice your time. Ibig sabihin, alisin mo na yung habit mo na hindi nakakatulong para ma-hit mo yung goal mo. Dapat maximize mo yung time mo. Develop your skills during your spare time. So, for example, ako nung nagsisimula ako, no, kahit hindi ko alam, syempre hindi ko alam, no, kung paano ko sisimulan yung first video ko. So, nagre-research lang ako sa Google, sa YouTube, ng mga free tutorial kung paano ka gagawa ng PowerPoint. Diba? So, lahat naman po ng kailangan natin available naman po online. Okay? So, ano pa? Kailangan, nag-enroll ka din sa mga short courses. Diba? So, like ito, itong November, a-attend kami na husband ko, nag-enroll kami sa digital marketing course. Actually, ginagawa na namin yung digital marketing. Gusto pa namin mag-improve yung skill namin, yung kaalaman namin. Kaya kahit magbabayad kami, willing kami. Okay? So, ano pa? Yung sabi ko nga kanina, pwede ka makinig sa mga audio talk, di ba? So, pwede kang makinig dyan para ma-educate mo yung sarili mo. Hindi mo naman kailangan gumastos ng bonggang-bongga. Okay? And eto, maganda to, no? 4 questions to boost boldness and greatness. Okay? Para ma-maximize mo yung time mo, itanungin mo yung sarili mo, what things must you do more? What things must you do less? What things must you start doing? And what things must you stop doing? So, for example, no, hindi naman porket marami kang ginagawa, busy-busy ka, magiging successful ka na. Okay? Kasi ang dami pong busy. Halos lahat nga busy, di ba? Pag tinanong mo yung kaibigan mo, busy siya. Pag tinanong mo yung kapatid mo, busy siya. So, ikaw din, busy ka. Ang importante lang, marunong ka talagang mag-prioritize. Okay? So, etong less, ano yung aalisin mo sa mga ginagawa mo, pwede mong i-delegate, 'di ba? So for example, paglalaba, 'di ba? Hindi naman kailangan ikaw gumawa niyan eh. Actually, marami na nga tayong machine ngayon, 'di ba, na pwede nang iwan mo na lang yung labahin mo at ipalaba mo na lang siya. So, ano yung more? So, ano yung kailangan mong gawin na dadagdagan mo? So for example, kailangan mong mas matuto pa sa digital marketing, kailangan mo pang matuto about business, 'di ba? So next is, ano yung sisimulan mong gawin? Diba? Hindi, wag mo nang antayin yung New Year. Kailangan simulan mo na ngayon, diba? So, ano yung bagay na yun? Kasi kapag sinimulan mo yan, yun yung pagkakaiba mo sa mga taong laging nagpo-procrastinate. Okay? And stop doing. So, for example, ako, iniiwasan ko talaga yung mga chismis. Kasi talagang, ano yan eh, sana yung tao sa chismis. So, iwasan mo yan kasi hindi ka lang mananegative sa chismis. Sayang lang din yung oras mo dyan. Okay? So, yan yung 4 na importanteng tanungin natin yung sarili natin. And last, no, yung money. Okay? So, kung gusto mo ma-hit yung first million mo, dapat
marunong ka sa paghawak ng pera mo. So, dapat every time na may ilalabas kang pera, tatanungin mo yung sarili mo, pag nilabas ko itong pera na to, mag-i-increase ba yung asset ko? Okay? Investment ba to? At mag-i-increase ba yung income ko? So, for example, recently, pumunta kami sa Macau Convention. Okay? Ito yung isa sa mga kapartner naming company, si Manila Bankers. And, of course, pag sa abroad ka nag-attend, mga 20,000 gagastusin mo dyan per head. Diba? Pero, bakit nag-i-invest ka sa mga ganito? Kapag nag-attend ka ng convention, syempre matututo ka ng mga strategy. Syempre, mapapalago mo pa yung negosyo mo. Pag napalago mo yung negosyo mo, edi kikita ka. Diba? So, mag-i-increase yung net worth mo. Ito namang mismanaged money. Diba kanina, mismanaged time. Ngayon naman, mismanaged money. So, hindi dahil mahirap ka, sasabihin mo kasi wala akong pera. Mas mayaman siya, kaya mayaman siya. So ako, maliit lang ang sweldo ko, talagang hindi ko mai-hit yung first million ko. Pero actually, mismanaged money lang po yun. Meaning, hindi mo lang hinawakan ng maayos yung pera mo. So actually, nung sinisimulan ko yung i-build yung financial foundation ko, ang dami ko rin gustong bilhin eh. Diba? So kahit financial educator ako, ang dami ko rin gustong bilhin. Gusto kong bumili ng damit, gusto kong bumili ng sapatos, lalo na bata pa ako noon, no? 28 years old ako noon, nagsimula ako sa savings and investment, eh, no? Siyempre, marami ding temptation, pero dahil nakatuto ka sa goal mo, dahil gusto mong ma-hit ng mabilis yung goal mo, iiwasan mo muna tong wants mo. Diba? Isa-sacrifice mo yan. Diba? So, naalala ko, that time na nagsisimula pa lang ako, no, dahil nalugi nga yung negosyo ko, naubos halos yung savings ko, pinagtsatsagaan ko yung damit ng kuya ko eh. Ako yung nagsusuot eh. Diba? So, yun yung mga sinusuot ko. Tapos, kung bibili man ako, ukay-ukay. Okay? Ano pa, ang dami mong gustong punahan kasi single ka. Ang dami mong gustong i-explore, diba? So, mga kaibigan mo, syempre, yayayain ka din, pero kailangan mo munang i-postpone yan. Okay? And, ito yung pinaka-nahirapan akong gawin, no? Yung pag-related talaga sa family natin. Nagiging emotional tayo. So, sobrang hirap nung time na yun na nalugi ako sa negosyo at maliit yung kinikita ko, sabi ko talaga sa parents ko, ma, pa, hindi ako makakapagbigay talaga sa inyo dahil, sapat lang yung kinikita ko ngayon pang gastos ko. Diba? So, sobrang hirap nun. Kasi, accountant ako nun. Diba? Tapos, biglang nalugi sa negosyo. Biglang nawala ng pera. Diba? Parang nakakahiyang humarap sa parents mo na dati, ang laki ng kinikita mo ngayon. Walang-wala ka. Diba? Pero, ang maganda dun, sinuportahan pa rin nila ako sa business ko. Diba? As financial educator. Okay? Napaka-importante talaga na disiplinahin natin yung sarili natin, yung paghawak natin ng pera, dapat maingat tayo habang binibuild pa natin yung financial foundation natin. So, instead na bilhin mo yung wants mo, sarap mag-shopping, kailangan i-invest mo yan sa business, okay? So, kailangan i-invest mo yan sa improvement mo, sa mga seminar. Kapag nag-a-attend ka kasi ng mga seminar, ini-invest mo yan sa sarili mo, sa skills mo. Okay? Para mag-improve ka. So again, four things you need to sacrifice to hit your first million. Una, syempre, iiwasan mo na yung mga friends mo or talaga negative sila. Kailangan babawasan mo na yung pagsama-sama sa kanila and hahanap ka ng positive community and mentor. Pangalawa, you have to sacrifice your comfort zone. Kailangan dun ka sa growth zone mo. Kailangan mag-improve ka. And third is yung time mo. Instead na gagamitin mo for entertainment, isa-sacrifice mo yan, dun ka sa kung saan ka mag-i-improve yung skill mo, dun mo i-invest yung time mo. And of course, your money, instead na bibili mo yung wants mo, i-delay mo muna para yung money, i-spend mo or i-invest mo sa business. Okay? So, eto no, hindi ko nakakalimutan talaga si Sir Noel Arandilia. Okay? Siya yung speaker nung first time ko nag-attend ng may bayad na financial seminar noong 2012. Okay? So, ang ganda nung sinabi niya nung after ng talk niya about financial literacy, sinalenge na niya kami na mag-save na kayo ngayon and mag-invest. Kasi after 5 years, anong gusto niyong sabihin sa sarili niyo? Thank you dahil
sinimulan mo mag-save and mag-invest or magre-regret ka kasi wala kang ginawa. I-check natin, no? If you continue doing the same thing you're doing now, where can you see yourself 10 to 20 years from now? Diba? So, kung hindi ka mag-iipon, kung hindi mo i-invest yung time mo sa pag-develop ng skills mo, sa paggawa ng business mo, diba? Syempre, after 10 years, nandun ka pa rin sa current situation mo. May trabaho ka pa rin, kulang na kulang ka pa rin sa time, maliit pa rin ng savings mo, diba? Or kung OFW ka, OFW ka pa rin, diba? Kailangan may gawin tayong iba. So, kailangan maging ano tayo, better person. So, ito din yung sinabi ni Sir Noel, becoming poor is easy, 'di ba? Pag gusto mong maging mahirap, madali lang kasi tatambay ka lang eh, wala kang gagawin, 'di ba? Tapos becoming rich is hard, 'di ba? Kaya pala hindi nagpapayaman kasi tama nga naman yung mga diniscuss ko, kailangan mo i-sacrifice eh, 'di ba? So, pero isipin niyo lang, becoming poor is easy, pero yung buhay ng mahirap, napakahirap, tama ba? So, eto, mahirap nga magpayaman, pero ang buhay ng mayaman, masarap. Diba? Madali. Dito, nakaka-experience ka pa rin ng hirap. Diba? Dito, naka-experience ka din ng hirap kasi mahirap nga magpayaman. So, pareho lang naman nakaka-experience ng hirap. Anong gusto mong hirap? Diba? Siyempre, ako, pipiliin ko na mahirap yung sitwasyon ko ngayon dahil nagpapayaman pa ako. Pero after 5 years, 10 years, 15 years, alam ko naman na magiging madali na. Diba? So, anong gusto mong hirap? So, 7 years ago, ito yung sitwasyon ko. May trabaho ako, pero hirap na hirap ako niyan kasi as a manager, madalas 5 p.m. dun pa lang magsisimula yung trabaho mo eh. Kasi chichikin mo pa yung trabaho ng mga supervisor mo. Doon pa lang chichikin mo yung mga reports, ba? Diba? So, dati, okay naman, kita mo. Pero kahit mag-overtime ka na mag-overtime, parang hindi natatapos yung trabaho mo, ba? Diba? So, ito, saver lang ako dati. Hindi ako marunong mag-invest. And ito pa yung ayaw ko before sa sitwasyon ko. Kasi nga, since lagi kang busy sa work, wala ka ng time sa family mo, 'di ba? So, kahit single ako noon, nung binibuild ko pa yung business ko and yung investment ko, syempre, nakita ko na yung sarili ko na ayoko nung ganun na lagi na lang limited yung time ko sa sarili ko, limited na lang lagi yung time ko sa family ko. Eh, paano pa pag nagkaanak ako at nagkaroon ako ng sarili kong pamilya, di ba? So, binago ko talaga yan, nag-sacrifice ako, kaya actually today, yan, wala na akong trabaho, di ba? Or hindi na ako tali sa full-time job. Mula nung 2013, more on business na ako. And maganda ngayon kasi na-build ko na yung online business ko. Actually, yung husband ko rin nakapag-resign, no? Yun ang tinarget ko din na makapag-resign siya. Kasi ang trabaho niya, di ba? Sa IT, night shift. Di ba? So, syempre, naisip ko, ang hirap naman ng ganun na iba yung tulog eh. Pag umaga, iba rin yung tulog sa gabi. Tapos, tumatanda na rin naman tayo, di ba? So, yun ang tinarget ko, makapag-resign din siya, di ba? At ma-enjoy niya yung time freedom. And of course, hindi lang ako naging saver dahil nag-aaral ako continuously, natuto ako mag-invest. May natapos na akong plan. Ang isa dyan is yung Kaiser, no? So, very, ano, fulfilling na makapagtapos ka rin ng policy mo or plan mo, tapos meron ka pang mga existing investment, di ba? Nag-grow nang nag-grow yung net worth mo, di ba? So, may peace of mind ka. And of course, may time ka sa pamilya mo, di ba? So, ang ganda ng ganun, no, na kung saan nyo gustong pumunta, pwede ka makapunta kasi may fund ka, di ba? Kesa yung limited yung fund mo, hindi kayo makaalis ng bahay or kasi kung may trabaho pa rin ako ngayon as accountant, of course, hindi ko naaalagaan yung anak ko. Kasi ngayon, pag may trabaho ka,
kailangan umalis ka ng alas 6 ng umaga para hindi ka ma-traffic eh, at hindi ka ma-late, 'di ba? At darating ka alas 8 na ng gabi, 'di ba? So hindi ko na siya mahaalaga, hindi ko na siya makikita ng gising dahil tulog na siyang aalis ako at tulog din siyang darating ako, 'di ba? So maganda 'no pag nag-sacrifice ka for just 5 years, 10 years, ang ganda ng result. Actually, hindi naman yan dahil na-hit mo lang yung first million mo eh. Diba? So, ang maganda dito, yung kung ano yung nagiging improvement sa'yo. Diba? So, after mo ma-hit yung first million mo, anong nangyari sa'yo? Naging better person ka ba? Mas naging generous ka ba? Mas naging disciplined ka ba sa pera? Diba? So, yun po yung kailangan natin gawin para maging successful tayo sa financial natin. Okay? Kung gusto nyo makareceive ng free financial planning, pwede kayong mag-email sa roan.capistrano@gmail.com and to know more, syempre, pwede nyo i-visit yung website natin www.1millionclub.com. Kung nakatulong sa'yo ang video na to, share this video. And to know more about savings, investment, or kung gusto mo ding maging financial educator kagaya ko, subscribe to my channel now or email me at roan.capistrano@gmail.com.